Right. Okay, so welcome sa programa ng Golden Treasure Skills and Development Program. At nasa naman kayo ngayon sa sulok ng ating daigdig ay sana po ay hiling ko na nasa mabuti kayong kalagayan at nasa mabuting kalusugan. Kayo ngayon ay nakikinig sa podcast ng Golden Treasure Skills and Development Program. At layunin ng programang ito na makapagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa pamamagitan ng mga pagtuturo ng mga skills that could turn into a business. Yan. At maliban dyan, sa tulong ng podcast na ito, sa pamamagitan ng mga life tips na ating ibinabahagi dito, ay maaaring makatulong din ito sa buhay ninyo, no? O sa buhay natin. Kasi hindi lang naman para sa inyo. Ako rin kasi natututo rin ako dun sa aking mga isin-share dito. Maaaring makatulong ito sa atin upang magkaroon tayo ng tamang diskarte sa buhay. Nang sa ganun ay mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga challenges na na-encounter natin sa araw-araw. Nang sa ganun ay mag-successful tayo. At syempre kung successful tayo sa mga endeavor na pinapasok natin sa buhay, ang mangyayari ay magiging happy tayo, no? Yan. Pero bago ako magpatuloy, ay nais ko munang i-introduce sa inyo o ipakilala ang Golden Treasure Skills and Development Program. Lalong-lalo na po doon sa ngayon lang po nakapasok sa Facebook ng Golden Treasure or ngayon nilang ito na-encounter. Ang kumpanyang ito ay nagtuturo ng mga kaalaman upang ang isang tao ay magkaroon ng negosyo sa pamamagitan ng mga teknolohiya na matututunan nila na ibinibigay ng Golden Treasure sa pamamagitan naman ng mga seminars. Yan. Ang Golden Treasure ay alam nyo ba na 23 years na po sa pagsiservisyo sa mga tao. Yan. Dito sa Pilipinas, ganun din po, nakapagkandak na po ang Golden Treasure sa ibang bansa. At maliban po sa mga Pilipino na nakapag-attend, ay marami na din pong mga foreigner ang naturuan ng mga kaalaman. And then bandang huli, naging mga negosyante sa pamamagitan ng mga seminars na na-attendan nila. Kaya marami na pong mga foreigner ang nagsipunta dito sa Philippines, like what I can remember, mga from Lebanon, Nigeria, Cambodian, oh, from Cambodia, talagang nagpunta sila dito, and then from Dubai, no, kasi gusto niyang matutunan, that was mga 10 years ago, no, yung taga Dubai na yon, kasi nag-aral siya naman, alam mo na yung mga Arabo, mahilig sa mga pabango yan, eh, di ba, yun, kung paano gumawa ng pabango. Okay, ito po yung mga ilan sa mga seminars na tinutukoy po na maaari po ninyong matutunan. Yan. Unang-una, yung soap and perfume making seminar. Yan, nagkakandak po ang Golden Treasure niyan. Ganon din yung meat and fish processing combined with ice cream making. Ganon din yung car wash and car detailing business operation. Comprehensive or advanced car detailing workshop. Meron ding baking class ang Golden Treasure, no? Kagaya last Saturday, nagkanda kami ng pastry baking class at talagang tuwang-tuwa yung mga participants. Ang sasarap ng mga cakes na ibinake. May mga Revel Bar, mga chiffon cake, ano pa ba, mga Braso de Mercedes, yung mga ganun po. Talagang napakasasarap, no? Maliban dun sa pastry baking class, nagtuturo din ng Golden Treasure ng artisan bread making and baking, cake baking and cake decorating, baking and bakery shop business operation. Yan po, meron tayong one day. Meron din tayong intensive or comprehensive 3 days baking and bakery shop business operation seminar. Ito yung dapat mong attendan kung let's say gusto mo na talagang magkaroon ng bakery shop, no? At kasi yun, napakaraming bakery breads ang tinatalakay dito at ituturo, matututunan ninyo dito sa 3 days baking and bakery shop business operation. Nagtuturo din ng Golden Treasure ng native kakanin making. Yan, isa tong kultura ng Pilipino.
na medyo nawawala na. Kasi nga, since nauso na po yung baking, yung mga bata, hindi na natin napapakain ng kakanin. Pero ang Golden Treasure, binubuhay ang kultura na yan. Kaya nagtuturo kami ng native kakanin making. Meron din mga art class ang Golden Treasure. Kaya meron lifestyle, may livelihood. Yan. Kagaya ng fresh flower arrangement. Yan na, no? Fresh flower arrangement. Nagtuturo ang Golden Treasure. Ganon din yung candle making. Aroma candle making. Ganon din yung balloon making. Decorative and organic soap making. Meron din tayong the art of sushi making. No? Paggawa ng mga sushi. Yan, napakasarap. Japanese food yan. Meron ding urban farming. Ganon din pizza and shawarma making. Takoyaki, Belgian waffle and crepe making. Pati paggawa ng donut. Nagtuturo din ang Golden Treasure. Now, when it comes naman sa mga drinks, we have a lot of varieties of drinks na tinuturo din ng Golden Treasure. Katulad doon ng Coffee Barista Business Operation Seminar, Milk Tea and Fruit Tea Business Operation, Milkshake and Frap Business Operation Seminar, at ganun din. Meron din tayong, may mga online class din, ha? Like yung soap making, may online class ng soap making. Ganon din yung canteen concessionaire, nagtuturo din tayo. Isa pa, business franchising, may online, may face-to-face. Yan. At marami pa pong iba, no? So, upang makita nyo po yung mga seminars and schedules na ginaganap ng Golden Treasure Skills and Development Program, ay puntahan po ninyo yung Facebook page. No, ang aming Facebook page ay yung Golden Treasure Skills and Development Program. At yan po yung Facebook, ganun din Instagram. Meron din tayong YouTube channel, i-like and follow. O maaari din na, meron, halimbawa na, wala kayong Facebook, sabi mo, wala akong Facebook eh, wala akong Instagram, may tao pa ng ganyan, ano. Okay, so punta ka na lang sa aming website. Ang aming website ay yung www.goldentreasureskills.ph. Yan. Alright, so nga pala, mapapakinggan po ninyo ang Golden Treasure program. Napapakinggan natin ito dahil sa courtesy ng Filipino World Channel. So pasalamat po tayo sa ating host dyan sa Canada. At mapapakinggan ninyo ang programang ito any time of the day. Nasaan man kayo, ano man ang inyong ginagawa. Sa pamamagitan ng Facebook, YouTube, Spotify, IGTV, Apple Podcast, Player FM, iHeartRadio, Buzzsprout, Amazon Music, Rumble TV, at available na rin sa Daily Motion. Ayan po. Alright, so at dahil dyan ay nais ko pong pasalamatan ano, yung ating mga kababayan natin na talagang regular na nakikinig at nagda-download po sila ng ating podcast. Yan, may report na naman na pinadala yung ating host. Para po, binabati natin of course ngayon yung ating mga kababayan dyan sa Amerika, Canada, mga nagda-download po dyan. Of course, dito sa Philippines. At meron din mga ating mga kababayan sa France, ganun din sa Germany, United Arab Emirates, South Africa, at marami pang iba. Yan. So, kumusta po kayo dyan sa 34 countries and 252 cities na regular audience po ng Filipino World Channel. At salamat po sa pagtanggilit ng aming mga programa. Yan. So, dumako na tayo sa ating paksa sa araw na ito. Teka lang ha, inaano ko yung ano. Dumako na tayo sa ating paksa sa araw na ito. At yan po, no? Ang ating paksa, sa yung guest natin hindi siya naging available kasi medyo na-delay tayo ng time kanina. So, nagpunta na siya sa kanyang negosyo, sa kanyang milk tea shop. No? Anyway, makakapanayam natin siya dito ulit after 2 weeks, no? Sa susunod na airing po natin. But anyway, life must go on. Kaya nandito ulit ako para
ibahagi sa inyo, no, yung bago na namang kaalaman na maaari nating matutunan sa araw na to. So ngayon naman po ang ating episode topic, I think this is already episode 21 na ata to eh, no? At I'm glad, no, na umuusad ang programa, no, tuloy-tuloy ang programa ng Golden Treasure dito at upang magbigay ng mga inspirasyon sa atin. Ayan. So ngayon ang ating paksa ay yung mga aksyon daw na dapat nating gawin upang matupad ang ating mga pangarap. Ayan. Actually, lahat naman tayo kasi may mga pangarap, di ba? Ang problema, bakit ba hindi natutupad yung ating mga pangarap? O, yun yung, ano, yun yung nagiging problema. Kasi madaling mangarap, pero dapat yung pangarap maging realidad din. So, meron pala tayong dapat din gawin upang ang ating mga pangarap ay maging makatotohanan o matuloy, no? Mangyari talaga. So, sa araw na ito, yan naman po yung ating pag-uusapan. Then, alam nyo naman na every time na nag-i-air po tayo dito, ay parati tayong may iba-iba pong mga episode topic, no? Okay, kaya yan naman po ang ating paksa sa ngayon. Okay, so, para daw matupad ang ating mga pangarap, ay ang dapat mo daw gawin, no, ay hindi ka lang basta mangarap lang, no? Dapat ay maging, magkaroon ito ng realidad. Unang-una, ang dapat mong gawin, no, ang dapat mong isipin is that you have to believe in your dreams. Yan. Kailangan daw na paniwalaan mo na yung pangarap mo na yan ay matutupad. Yan. Ano man yung pangarap na yan? Okay, let's say, no, I don't know, hindi ko alam po anong mga dream natin. Maaring may maliit tayong pangarap o may napakalaking pangarap. So, whatever that is, no? Okay, halimbawa lang, magsusite ako ng halimbawa. Halimbawa, dream mo magkaroon ng sariling bahay, no? O, maliban sa bahay, ano pa ba yung pangarap mo? Halimbawa, ngayon, isa ka ng negosyante, no? Negosyante ka na, magkaroon ka ng milyong-milyong mga pera sa bangko, no? Let's say, ganyan. Okay, kung hindi ka naman panegosyante, ikaw isang empleyado, syempre, definitely, I know may dream ka. So, ano man yan? O, magkaroon ka ng negosyo, yan yung dream mo, yan, okay lang yan. Ang problema daw kasi, may mga tao na may pangarap, pero sa isip lang nila, naiisip nila. Pero pagkatapos, later on, feeling nila, ang taas ng parang hindi ko yata ma-achieve yung dream na yun kasi napakataas naman. Kaya ang dapat mo rin gawin, kung mangangarap tayo, yung tinatawag na achievable naman, yung alam mo na marireach mo yung dream na yan. Yan. So, minsan kung okay lang na mangarap tayo, pero gawin mo rin na achievable yung pangarap na yan. Yan. Kaya parang hindi ka nagda-doubt na ay, baka hindi rin ang mangyari kasi napaka sobra namang grandioso nitong dream ko na to. So, para ma-achieve mo, kailangan achievable din. Yung dream mo should be achievable, no? Isa pa. Another thing, no, na dapat mo ring gawin ay magkaroon ka ng take daily actions, no? You have to remember that dreaming is nothing without action, no? Kaya, so ibig sabihin pala, kung mangangarap tayo, pero alam mo yun, may kasabihan nga na, di ba si Juan, yung ginagawa ni Juan, nandun siya sa ilalim ng bayhabas, hinihintay na lang niya yung bayhabas sa bumagsak sa bunganga niya. So may mga ganun eh, di ba? So, hinihintay ni Juan na bumagsak yung bayaba sa bunganga niya, pero wala siyang ginagawa na kahit ano. So, kailangan din daw pala dun sa mga dreams natin, kailangan na magkaroon tayo ng action. No? By taking daily action, this will turn your big dreams into a reality. Okay. So, paano ba yung take action? Yan. Kailangan daw na matuto tayong kumilos. Halimbawa, sa simpleng pamamaraan, no? May bago kang, halimbawa lang, may nabalitaan ka. Oh, merong bagong mall na itinayo somewhere, no? Diyan sa BGC, halimbawa.
na yung dating, halimbawa lang to ha, I know may mall na ganyan, no? Pero ako kasi hindi ko na pangarap yan kasi yung halimbawa, yung dream, yung mall na yan ay para daw ang dating ay parang nasa Venice, Italy ka. O biro mo yon, social. Yun, merong sa bagay may ganyang mall sa ano diyan sa BGC ngayon. So ako naman kasi personally nakarating na talaga ako diyan sa Italy, no, sa Venice. Kaya yun, nakita ko na yan. Pero halimbawa narinig mo, oh, gusto ko man lang ma-feel yung experience na parang nasa Italy man lang ako. So gusto ko pumunta sa mall na yan. Ang problema, yung bahay mo malayo. Sa Bulacan ka pa nakatira or let's say sa Pampanga. Eh naku, ang layo naman ng bahay ko kasi. Paano ba ako, kailan pa kaya ako makakapunta dyan para makita ko yung mall na yan? So wala na. Ang ginawa mo, saka na lang, pagka maluwag na ako, yung bang tinatawag na ito na naman pumapasok yung salitang procrastination, saka na lang ako pupunta dyan kapag medyo free na ako at hindi na ako busy. O yun, ganun yung isip-isip mo. So sa kakaisip ng ganun, saka na lang yung tinatawag naman na procrastination hanggang sa dumating ng time, hindi ka na nakapunta. So may nangyari na, naging talagang busy ka na, at hindi mo na talaga magagawa. So pag ganun, like simpleng pangarap, ang dali lang naman eh, di sumakay ka, puntahan mo. Eh sabi mo, wala naman akong kotse, ang layo. O di sumakay ka ng bus. Oh my gosh, dito lang naman yan sa Pilipinas, nandyan lang naman sa Metro Manila, maski taga Bulacan ka eh. Minsan magkaroon ka ng day trip, experience din yan, di ba? Yan. So ano pa? Let's say, ano pa yung mga simple dreams mo? Gusto ko matuto mag-paint. Ayan, gusto ko. Eh, paano ba to? Ano? Sino magtuturo sa akin? Ganyan. Well, ang gawin mo, gusto matuto ng painting. Kagaya ko, gusto ko rin matuto ng painting. So ang ginawa ko, nag-aral ako sa sarili ko. So para ma-practice ako, ang ginawa ko, nag-painting by number ako. O, di ba? Yun. Ako sayang, di ko napakita dito yung natapos ko na yung isang nagawa ko eh, sa painting by number ko. So, ilang time ang ginugol ko doon? Ilang oras? Yan. Actually, hindi naman siya ganun kaganda kasi nga, ano, medyo hindi naman din ako maganda mag-paint. Pero at least, no, para sa akin, i-frame ko pa rin yun kasi ang dami kong time na spend doon. So for me, my time is so valuable. Kaya at least may souvenir ako na ito at this year 2021, o may nagawa ako kahit na painting by number lang. So kung gusto mong matuto, so ibig sabihin, ginagawan mo ng aksyon yung mga dreams mo. Pero I know right now, may na-contact na ako na someone na pwede ako talagang turuan na mag-painting. So in the future, talagang pwede na ako talagang matuto ng painting at hindi na painting by number. So yun yung ibig sabihin. Anong mga naiisip mo na maliit na bagay, no? Kasi sabi nga, ang ibig sabihin niyan, to take daily actions, small things matter, always matter. No matter how small, every action brings you one step closer to your big dream. Ang importante, kumilos ka according sa iyong gusto o pangarap. Nang sa ganun, nasasanay ka. Nasasanay yung katawan natin na kapag may naiisip tayo, ginagawa natin ang paraan. Isa pa, put a time frame to it. Yan, ako, napaka-importante nito. You know yung kasabihan, how time flies, na ang bilis-bilis ng oras, which is really true. Totoo talaga. O diba, ito na naman, 2020, last year, ito na naman, can you imagine? Matatapos na naman ang taong 2021. O di, ang bilis-bilis ng panahon, diba? Napakabilis lumipas yung panahon. Yan. Kaya kung meron kang pangarap, kailangan na mag-set up ka ng time frame. Halimbawa, okay, halimbawa lang. Siyempre, you have your own dream. So, ang pinakasimple lang naiisip ko, halimbawa, gusto mo, no, kayo pong nakikinig ngayon, pangarap mo na makapunta ka ng Europe. Ayan, syempre, maganda yan, ano? Makita mo yung Europe kasi naman talagang very relaxing at napakaganda ng bansang ito. Achievement rin, makapunta ng Europe, no? Para lang mag-tour, halimbawa, no?
lagyan mo daw ng date o pecha kung kailan ka pupunta doon. Let's say mula ngayon, no? Today is 2021, year 2021. Sabi mo sa sarili mo, kailangan by the year 2023 ay makapag-Europe tour na ako. O, halimbawa, yan lang, dream mo yan. Maglagay ka ng pecha, time frame. By the year 2023, kailangan makapunta ako sa Europe. Yan. Hindi yung sasabihin mo lang kung kailan. Kasi basta pupunta ako ng Europe. But the question is, kailan? So, kailangan magkaroon ka ng time frame, no? Kasi pag sinabi mo basta pupunta akong Europe, eh baka mamaya makapunta ka nga ng Europe, eh napakatanda mo na, 80 ka na. O, diba? Eh, uugod-ugod ka na yun. Ang hirap mag-travel, no? Lalo na kung magbabus tour ka pa. Napakahirap, no? So, kapag kasi may time frame ka, talagang magsisikap ka, pagsisikapan mo sa sarili mo, mag-iipon ka, gagawin mo ang lahat. Madidisiplina mo ang sarili mo so that by the year 2023, ayan, ready na ako magpuntang Europe, meron na akong pera, may budget na ako. Ayan. Yun ang ibig sabihin ka, dapat mag-set ka ng deadline or time frame. Isa pa, no? Para yung mga action na dapat mong gawin para matupad mo yung mga pangarap mo. Dream big and vividly, no? Mangarap ka ng yung maliwanag, no? Na nakikita mo sa kaisipan mo yung mga bagay na gusto mo. Yan. Halimbawa, no? Yung ang dapat mong gawin dito, yung para ka bang nanonood ng movie o sine sa pamamagitan ng isip mo. Na doon, nakikita mo yung mga kilos, mga aksyon na natutupad yung iyong mga pangarap. Visualization is what I mean. Very important po yung tinatawag na visualization. Halimbawa, okay, balik na naman tayo. Example, although meron ka sariling dream, ano? Halimbawa, gusto mo nga makapunta ng Europe. Dream mo yan. Ang gawin mo, kitain mo sa isip mo yung magagandang view na meron sa Europe. Halimbawa, sa Switzerland, Europe, Switzerland is a part of Europe, no? Ako, alam mo, madalas ako nagpupunta dyan sa Europe, nung, lalo na nung wala pang pandemic. Ang number one na gustong-gusto kong bansa sa Europe is Switzerland. Bakit? Eh kasi ang gaganda ng mga greenery talaga eh. Ang ganda ng bundok, may mga falls. Diyos ko na, parang paraiso. Kaya alam mo na, na-shock nga ako nung nakapunta ako doon. Sabi ko, meron palang lugar na ganito sa mundo na to. Alam mo, very ano po talaga. Kaya alam niyo, maganda po talaga mag-travel. It's really very educational. At alam niyo, may inganyo ka pa to. Na-enjoy mo kasi yung buhay mo. Kasi marami tayong nakikita. Kaya pasalamatan din natin yung ating mga mata kasi dahil sa mga mata natin ay enjoy natin yung ating kapaligiran, di ba? So, halimbawa, yan ang dream mo magpunta sa, ano, sa Switzerland, no? Kailangan daw makita mo yan sa iyong kaisipan, no? At ini-imagine mo na nandun ka na sa bansang yun. Halimbawa, Switzerland man yan, ano? O Europe, or London, kung saan man yan. I-picture mo pati yung feeling mo, no? Yung pakiramdam na nandoon ka. Ngayon, paano to? Wala kang idea eh. Manood ka muna ng YouTube. Sa YouTube, places. Beautiful places to see. Punta ka muna sa YouTube. Yan. So magkaka-idea ka ngayon kung anong itsura, gano'ng kagaganda yung mga lugar na yan. So nung nakita mo na, halimbawa sa Europe, o mga picture, kahit picture lang, so, i-feel mo yung sarili mo na at that very moment, nandoon ka, nararamdaman mo yung feeling of happiness, excitement, pati yung air, yung simoy ng hangin, yung bango ng kapaligiran ng Europe, no? Yung lamig, kung malamig man ang panahon at that time, no? Na-feel mo lang lahat yan sa imagination mo. Yan. At ganun din ang gagawin mo sa iba mo pang mga pangarap. Alam niyo ba, nung bata pa ako, ito i-share ko lang sa inyo. Simple lang naman yung buhay namin nung bata pa ako eh. Pero meron akong sofa, meron kaming sofa dun sa aming sala set, no? Sa aming sala, na may sofa dun.
kada hapon, gustong-gusto ko pong mangarap ng gising doon. Okay, paano ginagawa ko? Nakahiga ako doon, naalala ko nakataas pa yung mga paa ko, no? At nangangarap ako ng gising. Lahat po ng kung ano man ang na-achieve ko sa buhay ko ngayon, dahilan sa pangarap ko yun nung bata pa ako. Doon sa sopa na yun, na nakataas pa yung paa ko habang nangangarap. So see, kasi na-visualize ko na yun eh. Kung ano man yung meron ako ngayon o sitwasyon ko ngayon, lahat ito, na-visualize ko na po ito long, long time ago. So yun yung ibig ko sabihin. Yung ating kasing kaisipan is very powerful para ipupersuade tayo niyan o dadalhin tayo doon sa ating mga gusto sa buhay. Yan. At sabi nga, may napanood ako, lumang pelikula na to eh. Kagabi, napanood ko sa Netflix. Sabi doon, yung Back to the Future, kung alam niyo yung movie na yon, napakaganda. Ano yun eh, comedy, medyo may pagka-comedy. Ang tagline doon, na talagang very inspiring, sabi doon, if you put your mind to it, you can accomplish anything. O, di ba? Ang ibig sabihin, kapag nag-focus ka doon, lagi mong iniisip yon at namaniwala ka na mangyayari yon, ma-accomplish mo yon. If you put your mind into it, you can accomplish anything. Totoo po yan. Okay, isa pa. Sabi, ignore the naysayers. Pero ano ba yung naysayers na yan? No? Huwag mo daw pansinin yung mga naysayers, no? Ang naysayers, yung mga taong walang ginawa, kundi mag-oppose o kumontra, o yung mga taong toxic sa mga plano mo. Halimbawa, may plano ka na ikwento mo sa tao na yan, na kausap mo. Walang ginawa, kundi kontrahin ka, no? Halimbawa, gusto kong pumunta sa ganito, ay wag na. Mapapagod ka lang, magastos pa, yung mga ganon, yung mga negative. O gusto kong magkaroon ng negosyo, ay alam mo ba, mahal ang pag-rent sa mga pwesto. O halimbawa, gusto mong magkaroon ng pwesto, mahal. At magne-negosyo ka, mapapagod ka pa. O hindi mo pa alam, baka mabankrupt ka pa. Yung mga ganon, yung mga negative na taong ganon. So ignore mo daw yan. Yun yung tinatawag na naysayers. Yan. Ay sila yung mga taong walang ginawa kundi kumontra sa mga plano mo. At ito pang masakit. Kasi karaniwan ng mga taong yan, yung mga kumukontra sa mga plano mo, mga kaibigan mo pa, kung sino pa yung malalapit sa'yo, sila pa yung ganyan. No? Kamag-anak mo, kaibigan, minsan asawa mo pa mismo eh. Siya pa yung negative. No? Yan talaga yung nakakalungkot. No? Yan. Kung sino pa yung malapit sa'yo, sila pa yung nangungontra, mahilig mangontra. Imbis na i-motivate ka, kukontrahin ka pa sa mga gusto mo. Ayan. Kasi bakit? Ba't sila ganon? Kasi sila mismo, mga losers, no? Yung tinatawag na losers, or talunan. Eh, kasi sila walang pangarap sa buhay. So kung may pangarap ka, sasabihin nila, wag ka na lang, diyan ka na lang. Kasi gusto niya, magkapareho kayong dalawa. No? Yun yung minsan nagiging problema. Kaya kailangan, malakas ang loob mo, para i-oppose yung gusto niya. Kaya nga dito papasok, paniwalaan mo pa rin yung pangarap mo. Kasi when you believe, no, na ito gusto ko to, kailangan mangyari, mangyayari yan. Wala dapat makapigil. Sabi nga, you can move even the mountains, no, maski buntok, hindi ka mapigilan. Yan. Isa pa, okay, huwag kang makinig sa kanila, no? Okay. Why you should not listen to them? Because you are a unique individual na meron kang drive sa buhay at motivated ka at alam mo na ikaw yung isang taong may kakayanan upang maabot ang iyong mga pangarap. Okay, another tip that can help to reach your goals and dreams, mga action na dapat kong gawin, make room for your big dream. Yan. Paano yan? Make room for your big dream. Upang maging sa isa katuparan ng iyong mga pangarap, ay kailangan na bigyan mo daw ito ng espasyo. Totoo yan. Bigyan mo ng space sa buhay mo yung mga dreams mo.
Unang-una, kailangan na alisin mo sa buhay mo yung mga bagay na hindi mo na kailangan at mga bagay na wala ng silbi sa buhay mo. So that means to say, declutter. No, whether that's emotionally or physical decluttering, kailangan yan gawin mo. Okay, example. Halimbawa, pangarap ko magkaroon ng kotse. No? Gusto ko magkaroon ng kotse. Yung bahay ko may garahe. Kasya dito ang isang kotse. Sabi mo sa isip mo. Pero yung garahe mo naman, na, ang daming tambak na basura. Okay? So, paano mangyayari dyan? Paano mo mapapasok yung kotse mo dyan kung puro tambak yung basura? So, ang kailangan mong gawin ay alisin mo yung mga clutters o mga basura na yan. To make room for your car na pinapangarap mo. To make room for your dream car. No? Kailangan bigyan mo ng space. At paglalagyan yung kotse na yan na gusto mo. Yan. Ganun lang po kasimple yon. You have to make room for your dreams. Enable for that to be real. Yan. Whatever that dream would be, you know, you have to make room in your life. Kaya ikaw na, bahala ka na kung ano man yung dream mo na yan. Basta tandaan mo, make room para maging reality siya. Isa pa, ito pa, this is also very important. Keep the momentum going. Upang ma-achieve mo yung mga pangarap mo, ay kailangan daw na parating nasa sayo yung momentum. Yung, alam mo, what is the momentum? Yung init, yung desire, no? Yung passion, yun eh. Dapat lagi nandyan yan, no? Yung pagiging aktibo, no? Kasi pag nandyan parati yung passion, desire, no? Diyan sa mga kilos mo, parating nandyan yan, no? Ay, yung mga yan ay magdadala sa'yo patungo sa pangarap mo kasi lagi kang active at hindi ka tatamad-tamad eh. Diba? Pag wala kang momentum, ako believe me, wala kang ginawa siguro matulog or ano ka na lang, puro nood-nood ka na lang ng mga palabas. Wala namang masama kasi nakaka-distress din. Pero kasi pag wala kang momentum, yun yung magiging problema. So, that means to say, yung passion, yung desire, dapat nandyan siya parati. Huwag mo siyang walain, no? Nandyan lang siya dapat sa tabi mo parati. Kasi pag ganun ang nangyari na yung momentum nandyan lang sa'yo, you will become an unstoppable force and success will happen. Okay, alam nyo, life is so short, no? Sabi nga. So, we have to live our life with purpose. Kailangan daw mo na maging matapang tayo, no, sa pagharap ng ating mga hamon ng buhay. Isa pa, use time wisely. I-value mo yung sarili mo. Value yourself for who you are. Isa pa, hone your skills. No? Kung meron kang kaalaman dyan o skill na alam mo mapapakinabangan mo, pagyamanin mo yan, pagbutihin mo. Hone, that's honing your skill. And by doing so, life will be more meaningful, productive, and happy. Okay. Alright. So, yan. Natapos po tayo sa ating ano, no? Ating episode topic for today. And I hope marami kayong natutunan. Of course, binabati ko rin ngayon. Nga pala, ito tayo, binabati ko yung mga ating nakikinig ngayon. Good morning po. Watching from Marikina. Sino kaya to? Parang nakasulat sa Arab, ano ah. Taga Dubai ba to? Pero Tagalog ang sinasabi. Okay, so maganda nga po din po sa inyo. Hindi, Marikina daw eh. Sa pasabi ni ano, Lani Soro, good morning to all watching from Quezon City. Rems Andaya, good morning watching from Quezon City. Yan, okay. So salamat po ng marami sa pagtangkilik sa pakikinig ngayon sa ating podcast sa araw na ito. At sa susunod din po na 2 weeks from now ay magkakaroon tayo again ng new episode. At hopefully ay subaybayan nyo at magkita-kita ulit tayo. Ayan. Okay, so alam nyo ba ang golden treasure? But before I go, alam nyo ba ang golden treasure ay merong tagline na providing the tools you need to succeed in life.
Yan po ang ginagawa ng Golden Treasure. So kung gusto niyo mag-succeed sa buhay, tingnan niyo po yung mga seminars. Pasyalanin niyo yung mga seminars na aming ipinibigay. At isa pa, isa sa tagline din ng Golden Treasure, we change people's lives. Totoo po yan. Kasi ang dami na pong mga taong nabago ang kanilang buhay dahilan sa mga skills at kaalaman na natutunan nila. Okay, so salamat po ng marami at hopefully marami kayong natutunan sa araw na ito. At kung gusto niyo pong mag-inquire tungkol sa mga seminars na binibigay ng Golden Treasure, ay tawagan niyo po ang mga telephone number 0947-288-8719, 0917-533-2105, ganun din yung 7-587-4746. Ito po ang inyong lingkod na si Emily Diaz. Bumabati sa inyo ng isang napakagandang araw. And God bless us all. Thank you.